So, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayong dito isang customer. So, si Boss, na bumili ito siya ng bagong stator coil. At nang may kabit niya ito, nag-iba raw yung tunog ng kanyang makina. So, itong bagong stator coil ni Boss, hindi ito galing sa amin. Binili niya ito sa ibang shop. At nang may kabit na niya ito, bigla na lang daw na mayroong lumalagitik sa kanyang makina. So, ito yung dapat nating malaman kung saan galing yung lumalagitik. So, subukan natin ito tingnan dito sa kanyang stator coil at palaser. So, bago man ang lahat, subukan muna natin itong paandarin at pakinggan natin kung tunog ba ng lumalagitik. At itong sidecar ni Boss, itinulak na lang niya dito sa amin. So guys, simulan muna natin itong paandarin. A few moments later. So kung mapakinggan mo natin ito guys, oh, so mayroon talaga itong lumalagitik. Oh. So ano ba itong dapat nating ma-check, no? At ano ba ito yung ang dahilan? So guys, napakinggan naman natin na mayroon talagang tunog na lumalagitik. Pero sa tansa ko dito guys, dalawa lang nandito sa palser o sa stator coil. Kasi nang umandar pa ito, sabi ni Boss wala namang lumalagitik sa kanyang makina. 1 hour later. So guys, umuwi si Boss at dinala yung kanyang unang stator coil. So dito sa kanyang unang stator coil, wala tayong makitang bukol dito sa kinalagyan ng terminal sa kanyang palser. Ha? Andar na. So dito sa kanyang bagong stator coil sa kanyang palser, mayroon tayong makikitang dalawang terminal sa kinalagyan natin ng dalawang screw bolt, no? So ito rin yung i-grind natin. Ito kasi yung dahilan ng lumalagitik na tunog. So tatanggalin natin ito guys para hindi tumama yung palser. So guys, pwede naman kayong gumamit ng grinder. Dahan-dahan lang, huwag pirsa ng pirsa, baka dumugo yung kamay nyo. Sango lamang ari. So guys, i-regrind pa ng kasama ko itong palser at maghintay-hintay lang tayo sandali. So nabili ito ni Boss itong kanyang stator coil ng 780 pesos. So nandito pa si Boss, no? Itong may-ari ng STX125. 1 minute 37 seconds later. So guys, ikabit na natin at hindi ko na naipakita yung pag-grinder ng terminal sa palser. At itong kanyang mga sakit, atin muna itong ibalik. At pakinggan natin itong kanyang tunog guys para magkaalaman na. Pataas yun, pataas? Ano gani, utrong ba videohan? Pakinggan na natin guys kung mayroon pa bang lumalagitik sa makina ni Boss. So larga, birada. Udahi, pag-umot ko udahi. So guys, kung mapakinggan mo natin, no, so wala na talaga yung lumalagitik, no? So yun lang pala ang dahilan, no? At hanggang dito lang yung videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. And happy Sunday sa inyong lahat. So guys, kanina kaya tayo nagmamadali dahil pupunta pa kasi kami ngayon sa race track, no? So dito kasi kami mag-practice, no? So ito yung race track dito sa amin, no? Marami ng damo, kailangan na itong linisan, i-grass cutter at i-repair yung mga ham.
Aton miyagi na si Manay, yapa dyan. Kumana dyan. Ayos, oh. At nandun pa yung ibang kasamahan ko sa may pawid. Nagpapahinga pa, galing pa kasi sila ng trail site. At itong iba naman ay nagsimula ng mag-practice.